sa kalagitnaan ng gabi. Kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay nagkumbling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mapipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Nakapikit na inabot ni Kate ang cellphone na nasa side table. Pinatay ang alarm at sinipat ang oras. 6:30 na ng umaga. Kailangan na niya magbangon at magluluto pa siya ng almusal ng kanyang mga anak at asawa. Hanggising, di na niya naituloy ang sasabihin. Wala na kasi sa tabi niya ang asawa. Mike? Honey? Tawag niya dito, pero walang sagot. Baka naman maaga itong nagising, pero wala naman kasi siyang natatandaan na nabanggit nito na may maaga siyang agenda ngayong araw. Dali-daling nagbangon si Kate at nagligpit ng kanilang pinaghigaang mag-asawa. Nagtungo siya sa banyo at ang sarili naman ang inayos. Napagpasya niyang dumaan na din sa silid ng kanyang kambal. Ngunit nagtaka din siya at wala na doon sina Ivan at Ethan. Magulo pa din ang mga kama ng mga ito. Sasabihan na lang niya ang dalawa mamaya. Nasa edad 10 na ang dalawang bata kaya't dapat marunong na silang maglikpit ng sarili nilang higaan. Han? Ethan? Ivan? Where are you guys? Ngunit walang sumasagot. Nagtungo siya sa kusina. Wala din doon ang kanyang mag-aama. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ng asawa. Sinundan niya ang tunog na nadidinig. Nasa center table sa sala ang cellphone ng kanyang mister. Never pa nitong naiwan ang cellphone. Palagi niya itong ibinubulsa dahil sa klase ng trabaho nito. Vice President sa isang malaking technology company ang asawa. Maya't maya ito kumakatanggap ng mga tawag, mga emails na kailangan sagutin agad. Napakaraming inaasikaso sa kumpanya at isa siya sa direktang nagdedesisyon sa halos lahat ng bagay sa kumpanya. Sumilip si Kate sa may bintana pero wala naman siyang matanawan. Wala din siyang nadidinig na mga boses sa garden. Nasa na ba kayo? May bahagyang pag-aalala sa isip ni Kate. Paglabas niya ng bahay ay nandoon din ang kotse ng asawa. Mas lalo lang siyang kinabahan. Ugali naman ang kanyang mister na mag-iwan ng notes sa ref nila kung sakaling may gagawin itong di niya nabanggit. Nagdesisyong mag-busy si Kate. Naisip na baka nag-jogging lang ang kanyang mag-aama dahil maaga pa. Pero di pa rin siya mapakali at ayaw niyang magbaka sakali. Susubukan niya baka naman nasa park sila sa subdivision o nag-jogging lang sa paligid. Nagpalinga-linga si Kate habang nagmamanehong dahan-dahan. Kapansin-pansin na walang tao sa paligid. Sinulyapan niya ang orsan sa kanyang cellphone. Mag-aalas 8 na ng umaga. Biyernes pa lang. Dapat ay maraming tao ang nasa daanan. May pasok ang mga bata sa eskwela at pati mga nagtatrabaho. Ilang taon na din sila sa subdivision na ito. Kaya't halos kabisado na niya ang lahat ng schedule ng mga kapitbahay. Pero wala talagang tao sa daan. Walang mga estudyante. Walang mga papasok sa trabaho. Pati ang tindahan ni Aling Gloria kung saan ilang taon silang bumibili ng pandesal at paminsan-minsan ay almusal ay sarado din. Nakakapagtaka talaga. Nakatutok ang mata ni Kate sa daan.
Pabulong na ipinagdarasal na makita na sana niya ang kanyang mag-ama. Patingin-tingin siya sa kanan, sa kanyang kaliwa, pero wala talaga siyang matanawang tao. Wala din ang kanyang mag-ama. Natuon ang pansin niya sa mga ulap. Matatalim ang gumuguhit na kidlat. Bigla ring dumilim ang paligid. Parang uulan pa yata. Nakarating na din si Kate sa part ng subdivision nila. Pero wala ding tao. Nasaan na ba kayo? Saan kaya kayo nagpunta? Hawak ang dibdib na tila sasabog na sa kaba. Napagpa siyang umuwi ni Kate na magsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Nakakarindi din ang lakas ng dumadagundong na kulog at natatanaw niya sa side mirror ng kotse ang pagguhit ng matatalim ni kidlat sa mga ulap. Mike? Ethan? Ivan? Are you guys here? Tawag niya sa mga ito pagpasok niya ng kanyang bahay. Pero wala pa ding tugon. Wala pa din ang kanyang mag-aama. Please, Lord, don't allow anything bad to happen to my family. Hindi niya na napigilan na mapaluha. Pero hindi. Hindi siya maaaring mawala ng pag-asa. Kailangan niya mag-focus. Matapos makapagpalit ng labasang damit, ay susubukan sana niyang tawagan ang opisina ng asawa. Pero walang dial tone ang kanilang phone. Sinubukan niya ang kanyang cellphone. Wala ding signal. Tinignan niya ang messages niya sa telepono. Pero wala din naman siyang natatanggap na advice galing sa internet provider na mawawalan ng signal sa kanilang lugar. Sinubukan din niya ang kanilang dalawang backup na pocket wifi. Pero di din siya makakonect. Hindi tuloy niya ma-check ang emails nila at ibang social media account. Wala siyang matawagan. Wala siyang kahit anumang communication sa ibang tao. Kalmahin mong sarili mo, Kate. Maya-maya lang, tsak nandiyan ang mag-aama mo. Pilit niyang pangungumbinsi sa sarili. Sinubukang ituon ni Kate ang sarili sa pagluluto. Inihanda niya ang paborito ng kanyang mag-aama. Nagluto siya ng chicken curry na pare-parehong gusto ng kanyang mag-aama. Pero lumamig na ang nakahaing pagkain ay wala pa din ang kanyang mag-aama. Mag-aalas dos na ng hapon. Labis na talaga ang pag-aalala niya. Napakalakas pa din ang buhos ng ulan. Pero nagdesisyon siya na pumunta sa police station. Ire-report na niya ang pagkawala ng kanyang mag-aama. Ayaw man niyang isipin, pero baka naman may kumidnap sa mga ito. Ito lang kasi ang nakikita niyang logical explanation bakit wala pa rin ang mga ito. Bakit naiwan ng kanyang asawang cellphone ito? Baka hindi siya makontak ng mga kidnappers dahil nga kanina pa walang signal. Wala ding linya ang kanilang landphone. Bukod sa malakas na buhos ng ulan ay wala pa din katao-tao sa daan. Labis din niyang ipinagtataka na bukas ang gate ng school ng kanyang dalawang anak. Pero walang gwardyang nagbabantay dito. Wala din ni isang tao. Wala ang mga guro. Wala rin ang mga estudyante. Nagpatuloy siyang mag-drive patungo sa police station. Pero bukod sa mga police patrol na nakaparada ay wala din ni isang police station. Nakarating na siya sa pinagkukulungan sa mga nahuhuling kriminal ay wala din ni isang inmates. Ano ba ang nangyayari? Nasaan na ba lahat ng tao?
Marahang binaybay ni Kate ang mga daan sa subdivision. Wala siyang makita ni isang tao. Parang naglaho lahat. Parang naglaho na parang bula. Malapit na palang maubos ang gas ko. Dumaan si Kate sa gasoline station at tulad ng inaasahan niya, ay wala rin tao. Natanaw niyang may CCTV camera na nakatutok sa linya ng kanyang sasakyan. Isinenyas niyang mag-iiwan siya ng pera. Bayad niya sa ikakargang gasolina sa kanyang sasakyan. Inilusot niya ang pera sa bahagyang nakabukas na bintana. Kinargahan niya ng full tank ang kanyang kotse. Bukas ng umaga ay susubukan ulit ng hanapin ang kanyang mag-aama. Sa kauna-unahang pagkakataon ay kumain siyang nag-iisa. Kung tutuusin ay pilit lang ang kanyang pagkain. Kailangan lang talaga niyang lamnan ang sikmura. Hindi siya maaaring manghina. Kailangan niya ng lakas para makakilos at mahanap ang kanyang pamilya. Napagpasyahan niyang sa sala na lang matulog. Malamig naman ang panahon. Sa ganitong paraan ay mabilis niyang mabubuksan ang pinto kung sakaling umuwi ang kanyang mag-aama ng alanganin sa gabi. Dahil yata sa labis na pagod at tensyon, ay nakatulog agad si Kate. Naalimpungatan na lang siya sa lakas ng dagundong ng kulog na halos makabingi sa kanya. Parang napakalapit ng langit sa kanyang kinahihigaan. Bigla ding namatay ang kuryente. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Tumungo sa kabilang panig ng sala at kinuha ang kanilang emergency light. Ha! Nagulat siya na may anino siyang natanaw na nagdaan sa bandang kaliwa niya. Ethan? Ivan? Tawag niya sa mga anak. Iniisip na binibiro lang siya ng mga ito. Na nakabalik na nga ang mga bata at ang kanyang asawa. Ivan! Ethan! Mike! Please stop making this joke. Pero walang sagot. Sumilip siya sa kusina, sa home office ng asawa. Umanhik din siya sa silid ng mga bata at maging sa master's bedroom pero wala pa ding tao. Nag-iisa pa din siya. Napaupo siya sa may hagdanan. Nanlalata na ang kanyang mga tuhod. Napapaluha na naman siya. Oh my God! Bigla niyang naramdaman ang paggalaw ng paligid. Lumilindol! Lumilindol! Pinilit niya ang sarili na makatayo. Gegewang-gewang pa siya na naglakad pababa ng hagdan. Maya-maya pa ay tumigil ang pagyanik ng paligid. Nakiramdam si Kate. Mukhang tapos na nga ang lindol. Parang kinakapos na siya ng paghinga. Agad siyang tumungo sa kusina para kumuha ng maiinom. Huminga ng malalim at muling nagbalik sa sala. Napasulya pa siya sa family picture nilang pamilya. Iyakap ito. Sunod-sunod ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung makakaya niya kung tuluyang mawawala ang kanyang mag-aama. Naalimpungatan si Kate sa pagkakatulog nang maramdaman ang labis na init na kanyang nararamdaman. Halos naliligo na siya sa pawis. Nagbukas siya ng pinto at halos hindi siya makatingin ng diretso sa labas. Napakatindi ng sikat na araw. Parang dalawa ang araw na kanyang natatanawan. Halos nakakasunog din ang init sa balat. Basang-basa ang damit niya sa pawis.
May natatanaw siyang anino ng dalawang bata at isang lalaki. Pilit niyang tinignan ang papalapit sa kanya. Ethan! Ethan! Patakbo siyang lumabas ng bahay. Mama! Mama! Ang magkapanabay na sigaw ng mga bata. Nang magkalapit ay niyakap niya ng mahigpit ang mga anak. Niyakap din niya ang asawang nakalapit na sa kanya. Saan ba kayo nagpunta? Bakit ninyo ako iniwan? Ngunit bago pa makasagot ang kanyang mag-aama, ay may natanawan siyang waring malaking anino na papalapit sa kanila. Waring isang batang babae. Isang higanteng batang babae na may apat na mga mata at dalawang antena na parang salanggam. I'm sorry, Kay. I'm sorry, Kay. Hindi ko agad na ibalik ang mag-aama mo, Nalibang kasi kami sa paglalaro, at isang napakalakas na tawa ang kanilang nadinig. Napakaraming ilaw sa paligid. Napakakintab ng kanilang pinaroroonan na waring isang metal na gusali. Nakalimutan mo na ba, Kate? Isa tayo sa mga abducted na pamilya ng mga alien na sumakop sa mundo. Nandito tayo ngayon sa kanilang spaceship. Nagsisilbing laruan ng anak ng isang mataas na pinuno ng mga alien. Isa na lamang tayong laruan para sa batang si R. Star Shinar. Muling nagbalik kay Kate ang lahat nang sakupin ng mga alien ng mundo. Nang bumihag sila ng mga pamilya, nang gawing alipin ng iba at gawing laruan ng kanilang mga anak ang kanilang mga pamilya. Naglandas ang luha sa mga mata ni Kate. Nandito na nga pala sila sa isang sitwasyong di na nila matatakasan pa. Hanggang sa muli, paalam.